2004 through the initiative of late Senator Edgardo Angara in order to have the cultural heritage of Baler, and including the historical of the Sitio of Baler, which is very important in Baler. Okay. Ano po yung mga matatagpuan dito sa loob ng museo? Well, there matatagpuan artifacts of the former mayor of Baler and the artifacts of yung favorite pamangkin ni President Quezon, si General Pedro Molina, at yung mga yung may agya kami dito na nahuli sa tingalan, tapos the fossil that was found in Sitio Castillo, tapos yung mga painting, tapos yung mga artifacts of the Spanish. Nabanggit po niyo yung fossil sa Castillo, mga anong taon po kaya yun? Well, the fossil of Castillo was found in 1887, during the time of Ano po yung naging significant nito nung nangyari yung sa Baler Church at saka yung sa rin dito sa mga Espanyol, sundalo? Well, in 1898, ang kasi meron mga sundalo dito. Tapos inatasan niya ni General Emilio Aguinaldo si Kapitan Judrico Novicio, padabanan niya itong si Spanish Captain Cerezo. Tapos he was promised that if he would defeat Captain Cerezo, he would be given a commandante of Baler. Pero in the actual he never defeated the Spanish soldier. The Spanish contingent in Baler surrendered. Ah, surrendered sila because nalaman nila na natalo na sila na sa digmaan by the Americans. Because they were a lot of representatives that came from Manila, including Americans, convincing Capitan Cerezo na natalo na sila. Pero hindi si Capitan Cerezo never believed yung mga nababalikan niya natalo sila ng Amerikano. Until at one time, meron siya isang military, ano niya, schoolmate niya sa military school, name of Capitan Aguilar, convincing him na natalo na tayo, amigo. I mean, believe me. Pagkala tayo sa military school, believe me, the following day, nakakita niya sa newspaper, sa dyaryo na, natalo na sila. So he convinced yung sundalo niya na the following day, susuko na sila. Apo. So sumuko na sila. Po, may nakita po ako rin yung parang mayroong mga katutubo tayo dito sa Baler na meron nilang itak na may design. Ano po sa gawin doon? Ano po yung... Ano yun? That's artifacts of the Ilongot. Ilongot. Yung itak na yun, that is a true and true itak yun. That is being used kasi meron kami tinatawag doon na isang ano dito, yung nilalagay dito sa pambabae. Doon yun. Malalaman, kasi pag nilagay yun sa isang ilongot na babae na dalaga, para malaman ng ano yan, malaman ng magulang niya kung muntis siya o hindi. Kasi pag namuntis siya, mag-i-snap yun eh. So, kailangan sabihin niya sa nanay, tatay niya, nabuntis siya. Tapos siya nakabuntis sa kanya, whoever it is, most likely it is Ilongot. Okay. Kailangan panindigan niya yon. Pag hindi panindigan ng Ilongot, yung punyan na yun, yun ang gagamitin sa lalaki. Pampugot-pugot na. Well, that is the, what we call the, ano na yun, yung cultural na ano yung Ilongot eh. Kailangan, Ilongot during that time, even up to now, meron pa rin silang tinatawag ng headhunter eh. Apo. Kanila yun eh. Kasi kailangan umutot sila ng ulo para magampanan nila. Lalaki na sila. Napansin nyo po yung mga paintings ko sa gawin ng itas? Yung parang yari sa mga... Well, meron kaming painting dito, the mural. That is mural. The history of the Spaniards came to Baler in 1600 up to the present. Gusto nga akit tayo sa para makita. Okay, pa. Sige.
Apo. This is from the time the Spaniards came to Baler mm-hmm. up to the present. Ayan po. So ano po yung umpisa, pag-umpisa po riyan? Dito. Aha. This is when the Spaniards came to Baler. Okay. A conversion of the native to Catholic Christianity. Mm-hmm. And then the construction of the Baler Church in 1635 ata yun. Tapos ito naman, yung mga pride, yung mga inod o katutubo na hindi niniwala sa mga pride, pinupugot na ng ulo. Ah, ito pong sample niyan, pride. But pride, hindi po pare. Tawag nga dati po, pride. Kasi, again sila sa pare. Kasi, they are authorized, parang pare na sila. Mm-hmm. Kasi brothers lang sila, parang sa Lutheran. Yung Puli Brown. Ah. Tapos ito yung tsunami, 1735. Ah, yan po, pala yun, ano po. Ito pong kasunod ito. Well, actually ito, if you notice nila yung mga pinta mga ano, apo. These are the what we call Muslim pirata. Muslim pirata. Kasi nandulungan sila sa sabang. Pag nandun sila, yung mga sabang, pag nakita nila, tatawad sila, umaalis, tumatago sila. Mm-hmm. Pirata naman yun, yung mga Muslim. Mm-hmm. Ito pong... Well, ito during yun, medyo mali ang pag-sequence eh. Aha. Aha. Apo. Ay, see. Ito yung biyabangit po nyo kanina na... Sitio Baler na yan. Sitio Baler na yan. Yung sa Baler Church po natin. Tapos ito yung... Di panunumpa ni Quezon during the commonwealth. Okay. Tapos... Under the Japanese occupation. Japanese occupation. Of 1943 or 42. Ito po. Ito na present ngayon. Ito na si former congresswoman and governor of Bella Castillo, Angara. Okay. Tapos si Sendor Angara. So yan po yung pinagubuan po niya ngayon. Maganda po ano po na pagkakasunod. Ito po mga paintings nito, sino pong gumawa? Ang gumawa nito si Jericho Bitangkur. Ah. Tikataan na tika Baler siya. Pero nasa ibang bansa siguro po? Well, he resides in New York or in California. When before, Senator Ed Angara commissioned him to have this mural. He was paid 500,000 for that. Mm-hmm. Right now, the value of this mural is more than 15 million. Ay, laki na po ano po? These are paintings, uh-huh. exhibit of the painters of the Aurora. Local Aurora. Local Aurora. Local artist painter. Po natin. Uh-huh. Okay po. Thank you po. Sa iba pa po tayo. Tingnan natin. Maganda sa kanya.